Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng Our Lady of the Miraculous Medal. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si David. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing iyon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ay bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka niluloon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampun sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ang bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito ay mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw
para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang ika-apat na hayop ay ika-apat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila ay mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang magahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, dakilain siya at papurihan. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat, awitan siya ng papurit, dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga banal at mababang loob, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin
sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Miraculous Medal. Ipinaalala sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Kung susuriin natin, no, dahil nga ito yung wakas, inaasahan natin ang pagdating ng Anak ng Tao, sa ibang pananalita, inaasahan din natin ang ating wakas o ang ating pagpanaw sa mundong ito. Minsan, sa buhay natin, kapag medyo bata-bata ka pa, maintindihan po natin na tayo po ay laging nandoon sa pag-iisip na mag-ipon, magpundar, yan. Pero kung tayo po ay tumatanda na, sana bukas din yung isipan natin na hindi na ito tungkol sa pag-accumulate, kundi sa pagbibitaw na, yung letting go ng mga bagay na pinahalagahan natin. Kung sa mga kabataan, marami tayong pinahalagahan. Pero nawa, habang tumatanda tayo, mas nakikita natin ng malinaw na itong mga pinahalagahan natin ay hindi talaga ito ang importante. Kaya nagsisimula din tayong ipasa ito sa iba, ibigay o i-let go, dahil pagdating naman talaga ng wakas, wala itong halaga sa atin. Natingnan po natin. Sabi ni Kristo nung Lunes, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Kasi ang sabi ni Kristo, no, yung mayayaman, nagbigay lang ng tira-tira, surplus lang. Pero itong balong ito, ibinigay yung buong-buo na kung anong meron siya. At yun yung tinitingnan ni Jesus sa ating pagbibigay. Yung hindi natatakot, no? Hindi natatakot na isuko sa Diyos. Dahil nga nananalig tayo na hindi talaga tayo pababayaan ng Diyos. So sabi ko po, no? Sana habang tumatanda tayo, nagiging malinaw sa atin yung mga bagay na pinahalagahan natin. Nung Martes, sabi ni Kristo, tandaan ninyo, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang bato na ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Kasi sabi doon, no, yung kwento, amazed na amazed yung mga tao sa kagandahan ng templo. Yung mga palamuti, mga ginto, mga mamahaling bato na nakadecorate, amazed na amazed sila doon. Pero ang sabi, darating ang araw, mawawala lahat yan. At nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sa inyong pagtitiis, magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. So, hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggat may hininga tayo, tiis lang. Kasi nga, hindi dito yung buhay na para talaga sa atin. Mayroon pang buhay pagkatapos nito. At nung Webes, sabi po ni Kristo yung sa kanyang paalala,
Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ano ba yung dinidescribe noon no na mangyayari? Sabi, maggagalaw ang lupa, magkakaroon ng mga salot, gagalaw maging ang mga planeta, so may mga sakuna, pero ang sabi ni Kristo, huwag matakot, bagkos maging masaya dahil ibig sabihin daw po, malapit nang dumating ang anak ng tao. At kahapon, Biyernes, sabi ni Kristo, tandaan ninyo, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang matitira pagdating ng araw, yung mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung yan ba ay nasa puso natin, yan ba ay nasa buong pagkatao natin, kasi lahat ito, anuman ang suot natin, maiiwan yan. Anuman ang meron tayo, mawawala yan. Mauubos yan. Pero kung nasa atin ang salita ng Diyos, yan ang madadala lang natin sa langit. Kaya po ngayon, napakahalaga din po nito no, na sinasabi sa atin kasi ang madalas nating panalangin, madalas nating idinadasal, eh sana po walang problema, sana gumaling na, sana wala nang sakit. Inyong mga panalangin natin eh. Sana maayos na yung problema. Pero ang bilin ni Kristo ngayon po ay, sabi niya, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap ang anak ng tao. Yung dalangin natin. Minsan, tatampo kasi tayo kapag hindi na ibigay yung dinadalangin natin. Eh kasi nga, baka iba yung dapat nating idinadasal. Yung maging matatag, maging matibay. Sa parang malampasan natin kung ano man yung kailangan nating pagdaanan, yung kailangan nating maranasan, yung manatili tayong matatag, naninindigan sa ating pananampalataya, lalo tigin nananatili tayong nakakapit. Kaya nga no, kumbaga ang isa sa mga dalangin dapat natin, Panginoon, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng lakas na huwag bumitaw sa iyo. Alam ng Diyos kung gaano ka nahihirapan, kung gaano tayo, no, talagang halos sumuko na, pero grasya ng Diyos ang kailangan natin. Kaya muli, sabi ni Kristo, idalangin ninyo na magkaroon kayo ng lakas. Kakayanin naman yan. Kaya mo yan. Kakayanin natin ito. Kasama natin ang mahal na Birhen na laging gumagabay sa atin bilang ina, lalo tigin, kasama natin ang poong Jesus Nazareno. Papasok tayo ulit sa panibagong yugto ng buhay natin, taglay ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idalangin, manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya sa pangangailangan, sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may pananalangin at paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo
sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo, naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway madama ang mapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinapala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa mga tatanggap ng komunyon, muli po huwag kayong aalis sa inyong pwesto, huwag pong magpapalipat-lipat, huwag din po kayong lalabas ng inyong pong kinauupuan. Kami po ang mag-aabot ng komunyon sa inyo. Katawan ni Kristo. Amen. Kapaman isila, inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may inibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan.
wala pa rin ba kayong pananalig? Kung sabihin ika'y iniibig, ako si Jesus, iniibig kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nuestro Padre Jesús Nazareno, mi lulwala ti kanamin. Magsiupo na muna po ang lahat.